which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, hanggang baywang ang baha sa ilang bahagi po ng Mandaluyong. At para sa update, magbabalita ng live si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, nasaan kang banda ng Mandaluyong at ano ang sitwasyon dyan? Jovi, nakatayo ako ngayon dito sa Barangay Plainview dito sa Mandaluyong. Likod lang ito ng Mandaluyong City Hall kung saan malalim ang baha talaga dito. Kanina dito sa likod ko, mapapansin ninyo, lagpas sa ankle lang no, yung baha dito. Pero kapag dumiretso pa tayo doon sa harapan mismo ng munisipyo, ay hanggang baywang na. Kanina naikot din natin yung kahabaan noon sa kayong mga bangka na iniikot ng ilang kabataan. At ayon sa kanila, 4 a.m. pa kasi nagsimula ang pag-ulan. At hanggang ngayon, wala pa rin itong patid. Simula nga rin na makarating tayo dito, Jovi, humihina. At lumalakas lang ito, pero talagang patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Jovi. Kanina, no, Kayla, ay nagsubmit ka ng report o ng live report sa ating digital na ikay nakasakay nga sa bangka. No? Ano mga area yung nilibot mo na iyon at kamusta yung mga residente? Yes, Jovi, kanina mula dito sa may Barangay Plainview hanggang doon sa Barangay Hulo kung saan medyo bumababa naman yung tubig baha. Nakapunta tayo doon kasi sinamahan din natin yung ilang pasahero na sumasakay. At ayon nga doon sa ilang residente, ang nakikita nilang dahilan kasi ang dami rin ng lulutangan na basura. Kaya daw talagang tumaas na ganoon yung baha. Pero ayon naman din sa kanila, talagang bahain na din dito sa lugar. Bas kahit na walang mga bagyo at tuloy-tuloy yung buhos, talagang umaabot ng ganito kataas. Pero hindi nila in-expect dahil nga hindi tumitigil yung ulan na aabot ng ganito. Lalo na yung mga kapatid natin na meron pa rin o patuloy pa rin sa kanilang pagpasok sa trabaho. Totoo yun, no, Kayla. Actually, meron ng advisory doon sa may area natin. Ha? Mula doon sa Pioneer Tunnel, baha na, no? Kaya nakaka-apekto ng traffic doon sa EDSA. Pero ang alam ko, tuloy-tuloy na hanggang dyan sa makarating sa may, sa circle nga, natawag sa may municipio or city hall dyan sa Mandaluyong. Ang sabi nila talagang may mga residente na meron talagang ready na bangka. Ganun ba talaga yung kalakaran doon? At kung meron mga handa, meron din nagpapahiram o meron bang bayad kapag sumasakay doon? Yes, Jovi. Actually, yung nasakyan natin kaninang bangka, yun naman daw ay ginagamit nila kapag pupunta sila dito sa Ilog Pasig kasi nga yung Barangay Hulo ay katabi na lang yung ilog. Pero dahil nga lagi na rin talaga yung pagbaha dito sa lugar, nagagamit din daw talaga nila. Actually, yung may-ari nun, pinaparenta niya sa ilang kabataan yung bangka mismo, tapos bahala na silang maghati-hati doon sa mga kuha nila. Pero yung sinasakyan natin kanina, Jovi, doon sa pag-ikot, hindi na nila kinaya at hinatid na lang nila ako kung saan ako bababa kasi sabi nila, hindi na nila matiis yung lamig dahil, Jovi, bukod dito sa patuloy na pag-ulan, lakas din kasi ng hangin. Kaya nga, yung ilang sasakyan, may mga sumusubok na suunong pa yung baha. Pero talagang yung mga residente, pinipigilan na sila. Yung iba kasi meron dito, Jovi, kapag inikot natin yung munisipyo, naka-stranded na doon yung ibang sasakyan.
So, kanina pa rin pinag-uusapan, Kyla, yung mga dumadaan lang na mandaluyang ano. So, kamusayin ko lang yung mga residente. Hindi pa tayo sure. O kung meron kang ulat tungkol sa meron ba kinailangan i-evacuate o kaya kung handa yung LGU para sa evacuation kung sakasakaling tumaas pa ang tubig dead dito sa Mandaluyong. Yes, Jovi, bukod dito doon sa mga nag-iikot na bangka, no, meron namang mga nag-iikot din from DRRMD ng Mandaluyong City, yung kanila mga lifeboat, para libreng isakay yung iba pang mga residente. Bukod dito, meron din tayong mga nakita kanina dumadaan na military truck para mag-offer din ng libreng sakay daw sa ating mga residente dito sa Mandaluyong. Nakamusta din naman natin yung ilang kabahayan doon, lalo na yung doon sa area na talagang baha. Mabuti daw at hindi pa ganoon tumataas hanggang dito ulit sa lagpas ankle lang yung taas ng tubig. At ang kinakatakot lang kasi nila, Jovi, patuloy kasi yung ulan at hindi tumitigil. Kasi usually daw, itong mga bahang ganito sa kanila, huhupa rin naman daw basta tumigil yung ulan. Kaya ito yung kanilang worry ngayon dahil patuloy yung ulan. Ang Mandaluyong City naman, bukas ang lahat ng kanilang barangay halls at mga schools para maging evacuation center sakali nga kailanganin nga ng mga kapatid nating apektado ng baha. Jovi. Okay, maraming salamat. Ng San Antonio Elementary School na evacuation center ng barangay Katipunan, Quezon City. Bagaman huhupa na ang baha pasado alas 6 ng gabi, hindi pa rin binuksan ang kuryente sa evacuation center. Kaya naman nagsaga sa dilim ng mga evacuees. Kwento ng ilang evacuees nilang sa kanila ay nakatira sa tabing ilog. Ang mga mister daw nila ang nagbantay sa bubong ng kanilang mga bahay para bantayan ang kanilang mga gamit. Umuwi na lang daw sila kapag humupa na ang baha, pero sa ngayon, sinisis muna. Nabasa rin ang sahig ng court kung saan unang itinirik ang mga tents ng mga evacuees. Kaya naman inilipat sila sa stage at sa ikalawang palapag na classroom. Mula rito sa Quezon City, para sa